Hi guys! Welcome back to my channel. And this time, probinsya na bilite lang makaka-relate sa akin kasi magtatanggal tayo ng ipa ng bigas. Paano ba magtanggal ng ipa kapag ikaw ay nasa syudad? Siyempre, kapag nasa probinsya ka, hindi ganito ginagamit natin. O, hindi yan, plastic lang to eh. Ang ginagamit natin sa probinsya yung bilao. Yung woven na kawayan, tapos yun yung ipanggaganyan para matanggal yung mga ipa ng bigas. So this time, kailangan natin maging resourceful dito sa Maynila kasi nga wala namang ganun. May pinaglagyan ng panset na plastic na parang bilao rin siya. Di yun na yung gagamitin natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng ipa. Ganyan o. Tatakali mo syempre, kunti-kunti lang. And then, ang gagawin natin ay ganyan. So, igaganyan mo siya, oh. Kung mapapansin ninyo, pag gaganyan mo, lahat ng mga niya, ayan yung tatanggalin natin, oh. Ayan. Kasi pag isinain mo yan, sumasabit yan sa ngipin pag hindi tanggalin yan. So, kung hindi ka marunong, matatapon lahat ang bigas. So, dapat marunong lang ang magtanggal nito kasi igaganyan mo siya. Papakita ko kung paano ha. Teka lang. Ayan, kung mapapansin niyo, pag ginanyan niyo siya, ayan oh, maiipon yung mga ipa dito sa dulo. Tapos igaganon mo siya. Dahan-dahan lang kasi pag inano mo lahat, dadalhin mo lahat yung bigas dito sa harapan, matatapon na siya syempre. So, ayan, kung mapapansin niyo, wala na siya oh. Wala nang ipa. At nandito na lahat sila kasi natapon na doon. Ayan na sila, oh. Ayan. So, ganyan magtanggal ng ipa. Diba? Tataup mo lang. Sa aming mga Ilocano, ang tawag doon, taupam. Ibig sabihin, tatanggalin mo yung mga yung mga ipa, yung mga tahip. Tahip ba tawag doon? Kaya, malinis na siya. Huhugasan mo na lang ng maayos. Kasi itong bigas na to, ayan oh, may sako pa, di ba? Galit sa probinsya, inuwi namin nung umuwi kami. Binigay ni nanay. Eh, syempre, yung mga kiskisan doon, minsan kasi yung mga kiskisan, kapag lumalabas yung bigas, may mga times na walang gaanong ganyan. Pero kadalasan ay may mga ganyan. So, kapag ikaw ay nasa probinsya, obligado na bawat bahay ay merong bilao. Kasi, hindi sila sanay doon na magtaup ng bigas pagkatapos gilingin. Kaya ayan. So, eto na nga. Tatapusin natin yan. Ayan pa o. Meron pa. Ayan. So, ilalagay natin to doon sa lalagyan ng bigas. And then, magtatakal tayo ulit ng panibago. Tapos, ganun lang. Paulit-ulit lang na ganun yung gagawin mo. At katulad nga ng dati, sabi ko sa inyo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Para naman hindi sayang yung bigas, matatapon lang pag ganun. So, kung katulad ng sinabi ko kanina, kung hindi ka marunong, magtatapunan yan dyan. O kung mapapansin nyo naman, walang masyadong natapong bigas. Yung mga maliliit lang. So, itutuloy na natin, guys. Ayan, maglalagay tayo ulit. Sa akin, 2 cups lang yung ilalagay ko para hindi masyadong madami. Tapos, ganyan ulit. Paulit-ulit lang yung process. Tapos, tatanggalin mo ulit ganyan, dahan-dahan. Para hindi sumama yung mga good rice. Ayan. So, dahan-dahan lang. Diba? Kapag probinsyana ka, marunong kang magganto. Pero kapag city girl ka, wala kang alam sa ganito. Ayan. So, magtataka yung iba, bakit mo tatanggalan pa ng ganyan? Eh, syempre, madumi yung bigas, kailangan mong linisan. So, ayan guys, ayan. Sana may naituro ako sa inyo. Sa mga hindi marunong magtanggal ng ipa dyan, ganito gagawin niyo. Kung wala kayong bigao ang tawag dito sa amin sa probinsya. Kung wala kayong bilaong ganito, ayan, magpa-order kayo ng malaking pansit, itabi nyo yung bilao niya. Tapos yun na yung gamitin natin, di ba? Ayan, thank you so much guys. See you all again in my next vlog. Bye!